likas sa ating mga Pilipino ang mapagkalinga sa matatanda. Pero bakit ngayon, dumadami na sila sa lansangan? Tunghayan natin ang kanilang mga storya. Ito ang aming kwento. Sang-ayon ba kayo na dalhin ang mga matatanda sa Home for the Aged? Wala nang mag-aalaga talaga. Anak nang mag-aalaga. Nakakaawa yung mga ano, mga matatandang nilalagay sa Home for the Aged. Mas maganda sa pamilya kasi 'di ba tayo naman dito. Talaga yung mga magulang natin pinahalagahan. Ang katandaan ay isang patunay na ang tao ay papunta na sa huling bahagi ng kanyang buhay. Sa aming dokumentaryo, nais naming ipakita na hindi lahat ng dumarating sa bahaging ito ay nagkakamit ng tagumpay. Mayroong mga nakakatanda na hindi pinalad sa hamon ng buhay. At pinili na lamang nilang humingi ng limos upang mairaos ang kanilang pang-araw-araw. Para sa akin, sang-ayon ako kasi kung hindi naman sila maaalagaan kaysa pakalat-kalat sila sa lansangan, mas mabuti nang magpunta sila sa isang lugar may mag-aalaga sa kanila. Siguro, pagdating ng panahon, pag tumanda ako, siguro, sa mga anak ko, mayroon man lang magmalasakit sa akin. Kasi good mothers kaya ako. Ayun ate, so magandang araw. Ano po bang pangalan nila? Ako, Consuelo Fulgencio. Consuelo Fulgencio. Tapos, no, kanina, nagtanong ako kung ilang taon na kayo. Nasasabi niyo ay kayo ay 31. Pero pinanganak kayo kailan? 1965. Kayo po ba ay nag-asawa? Okay. May mga kapatid. Ilan kayo? Anim kayong magkakapatid. Anim kayong magkakapatid. Saan kayo nakatira? Sa Matadero. Sa Matadero, dun sa may Barangay Hall. Barangay 60. Tapos, gano'n na kayo katagal na nandito sa harapan ng simbahan? Gano'n na kayo katagal na nandito sa simbahan? Anim na taon? Oo. Araw-araw ako nandito sa simbahan. Ah, okay po. So, kayo ay humihingi rin ng limos? Ako, sabihin ko kayo. Ako, di para ako magpaliwakan ng kapit. Ah, opo. So, mas pinipili nyo talaga ngayon na mag-limos tapos 6 na taon na. Bakit kayo nauwi sa pag-ibig? Ano ang nangyari? Bakit po kayo nahihirapan? Kung ayaw mo kong palabas, na makikipwa mo kayo pagkakalit. Di pala ako magpalipon. Ano? Gusto mo
magnakaw ako, kaysa magulong ako. Kasi totoo talaga sinasabi ko. Opo. Di bali ako kung kasi. Ayun ate. So, sinabi nyo wala kayong asawa, malamang wala rin kayong anak. Gas kayo ay nabubuhay sa kapatid nyo, sa ate nyo. Sabi nyo, ilang taon na yung ate nyo? 75. Ang ate nyo ay 75. Tapos kayo ay nakatira sa may Gambi, dito sa may ano Matadero. Nung kayo po ba'y nakapag-aral? Grade 4. Kapitain niya. Dito na kayo pinanganak. Marunong magtsabaka, no? Oo, sabi. Marunong ako. Sample nga? Rosa to Bianca. Ano kay Labo? Ah, okay. Maganda. Talagang ano kayo. Eh, bakit kayo napatigil sa pag-aaral? Kasi nga, hindi ako mo nagsindi ang nakapit ka kayo. Darling, no! Para kayo natutulig. Oo, kisa kasi, hindi ko maitindihan yung kapit-kapit. Ah, okay. Pero marunong ako magkasa, marunong ako sumulat. So, talagang nahihirapan kayo sa aspeto. Ito naman. Nahihirapan kayo. Nahihirapan kayo sa aspeto ng pagsusugat. Okay, ate, huwag yun ang pansinin. Natawasin ko siya, hindi. Sabi ko nga, ate, ako na lang pansinin. Huwag yun ang pansinin, ate. Tayo naman ay mas nakatanda. Hayaan nyo na sila. Hindi naman din nila alam yung talagang ginagawa pa nila. Pero sana nga, irespeto tayo, di ba? Pero kung papansinin natin, uulit-ulitin lang sa atin. Di ba? Parang pag tumigil tayo, titigil din yan. Huwag nating pansinin. Titigil din yan. Kasi lalo nilang nakikita na lalo tayong napipikon, lalo tayong naiinit, mas lalo nilang uulit. Okay po, malinaw po ate. Sana maintindihan nila yan. Kung sana nang tumawa yan, titigil na yan. Okay po. Ayun no, nasabi nyo nga na kayo yung nakapag-aral. Grade 4, nahirapan kayo magsulat. Nakatigil ako, pinatigil ang namin ko. Kapag-away namin ko sa katigil. Okay. Pero kayo yung nakapag-trabaho. Dito. Ano trabaho niyo? Dito, nagkaugas ng plato, mga kaldero. Hindi ko nakaya. Po? Hindi ko nakaya kasi ako lang mag-isa. Ilang taon kayong nagkaugas ng plato? Siguro mga 7 taon na. Saan kayo nagkaugas? Dito. Isa sa PM. Sa natin. Okay. Eh, namatay yung amo ko. Okay. Babay, namatay yung amo ko, matanda ko. So noon, talagang normal pa yung buhay niyo kahit pa paano? Kahit pa. Ngayon lang po talaga, mas nahihirapan. Oo, oh, nahihirapan. Kaya lang. Ako, sabihin ko sa'yo, ang pagkawala, magsasabi ko. Kahit na mamamas ko ako, para meron kami pag-iit. Isa, mamamas ko ako, mga 500. Yun. Ano, ilan kami, hindi kami ng tatlong pinapay. Tsaka yung dami. Am? Hindi na kami. Wala kami kalan eh. Saan ko eh ipagluluto? Opo. Ganun pala. Mahirap. Tsaka, mahirap talaga. Nahirap. Kung ganun niya ate. Kung ganun niya. Medyo nakakaano rin no. Noon normal ang buhay ko. Ngayon. Medyo na hirap. Pero sa tuwing nagdadasal kayo, Italian ka, ano yung pinagdadasal? Mapit ako dito. Hindi ako nang ano. Sana ko, pag ina, okay ko na. Makalong kami ng maraming pera, para wala. Alam mo na may ate ko, pagka may nakakasalitan, eh ano magagawa ko? Wala naman ako pera. Ano gusto ko? Ayaw mo ako palabas ito sa salitan, patay ko po ng kakainin natin. Sabi ko, isipin mo, sabi ko, isipin mo tuloy, patay ko po. Ako, pasko ako,
nakailan ako, minsan kaano ko sa 700, binigay ko sa kanya. Igamit kahit ano, wala akong mabili. Basta bumili lang sa pinapal, tsaka sa condo ko na yun. Kung ganun ate, pero wala naman kayong, kung ano kayo ngayon, kung ano man yung kalagayan nyo ngayon, hindi nyo naman pinag-isipan. Hindi nyo naman pinag-isipan kung ano kayo ngayon. Kung ano man yung nangyari sa inyo. Talagang kahit pa paano, masaya kayo kung ano yung sitwasyon ngayon. Wala kayong ano na, sana ganito yung naging buhay ko. Reason na yung bahay namin, may iba. Wala taas at sa baba na puro. Okay naman, nagpa-ayos naman ang bahay namin kahit paano. Paano lang, basta magpala. Eh, napasa ang tubig sa loob ng baha. Eh, wala kami nalawa, talagang ganyan. Eh, paano kami, nagsisabay namin, naawa sa amin. Kahit di namin kaano, pinupakain sila sa amin. Kasi nga alam nila, wala kami makasay, walang pera ang ito. Yun. Ako, hindi ako nagsiguro sa toon yung sabi ko. Lakas talaga. Okay. Sige po ate, maraming salamat. Si ate naman. Ate, lipat lang. Pwede tayo pwesto. Gandang araw ate. No, ano pong pangalan nyo? Vicky. Vicky? Brido? Salazar. Salazar. Ate Vicky Salazar. Ilang taon na po kayo? Katulad ka rin ah. 54. Oh. Kasi kayo ay pinanganak noong 1960. Kayo po ba yung may asawa? Iniwanan ako. Kailan po kayo iniwanan? Malilipan anak ko. Ah, okay. Ilan po ang anak nyo? Dalawa. Nasaan na po sila ngayon? May asawa na. Pito apo ko. Pito apo nyo? Doon sa bunso ko pito. Doon sa panganay ko isa. Nasaan sila ngayon? Yung babae ko sa vena niya, sa Lubineta. Babo. At nauwi ako doon sa anak ko lalaki. Alam nila na ganito ang ginagawa niyo ng lilimos? Walang tabaw yung anak ko. Bo? Walang tabaw. Okay. So, bakit kayo iniwan ng asawa niyo? Gumawa ng babae. Gumawa ng babae? Ay, nako. So, makabilang bahay. Tapos? Wala din ako. Sa tingin nyo mga ilang taon yun? Noon, kailan yun? Kailan? Mga 19? Ilang taon na ba yung panganay nyo? Ano na? Hindi ko alam. Ilan nyo eh. Pero siguro mga 19. Kung 54 po ngayon, buwasan natin ng 30 years. Mga 1978, ganon. Bago mag 1980 siguro. Doon kayo 1980s ba? Tama. O mga, mga early 90s na kayo alay. So, matagal na rin po ba kayong humingi ng limos? Hindi ako nahingi ng limos sa iba. Yung kilala ko na. Opo. Pero matagal na kayo bago noon. Bago ngayon, di ba? Nakita natin. Pero matagal na ba kayo nag-umpisa? Bago lang. Bago lang. O, isa kayo sa mga bagong nandito sa may simbahan. Yun nga, no? Yung bahay namin, sira-sira eh. Sira-sira. Baro-baro talaga. Tapos dito kayo nakasira sa may kwadra. Noon ate, may trabaho kayo? Wala nga rin talaga. So, baka isa rin yun sa mga dahilan kung bakit kayo iniwan ng asawa nyo. Nung asawa nyo ba, boy pa? Taga dito rin, sa Cavite City? Doon sa Pasay ngayon. Sa Pasay na. Anong trabaho niya dati? Balienda. Dito sa Palengke. Dito pa wali. Ah, Metro 8. Metro 8 siya. So, meron na siya sariling pamilya. Saka mga anak. May balita pa ba kayo sa kanya? Oo. Oh, namumulta lang siya ng basura doon sa Pasay. Paano niya nabalitaan? Paano niya nabalitaan na namumulot na lang siya? Nabi yung pumamay ko. So, nagkikahos din sila sa buhay. Ilan ang anak niya sa isang kapit yung isa niya asawa? Alam niyo? Dalawa. Ayun
natin. So, kayo ba'y nakatapos ng pag-aaral? Hanggang kailan lang yung naitapos nyo? Ay, wala. Hindi ako nag-aaral. Hindi kayo nag-aaral? Saan kayo lumaki? Sa lola ko. Lola? Bakit hindi kayo nakapag-aral? Sarado. Nakahulog pa ako sa aldanan. Tapos? Ah, kaya ganyan yung lakad nyo? Noon pa man, ganyan na yung lakad nyo? Tapos? Nagdala ako sa biluna. Nalita ako. Nalit yung, tubig sa ulo ko. Tapos, magkaroon ng pagmalaking pagbabago kung paano kayo matuto, gano'n. Kaya talaga nahirapan na kayo mag-aral? Ganun po ba yung nangyari sa inyo? Dahil sa aksidente yun, nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip nyo, hindi na kayo ganun kadaling natuto na kailangan talaga ng ano. Ito nga, masasakit ang katawan ko. Okay. Layo man ako sa kamay. Ah, okay. So, ilang taon kayo na nag-asawa? 15. Tapos iniwan kayo, ganun mga nasa 25. Yung talaga, medyo ano rin yung buhay nyo, ha? Hindi talaga ganun na naging madali talaga. Kasi bata pa lang kayo nakapag-asawa, kasi hindi rin kayo nakapagtapon ng pag-aaral. Sa sitwasyon nyo ngayon, hindi naman po kayo nagsisisi. Na naman kayo pinagsisisihan. Ay, wala. Bakit ito na ako sa mga apo ko? Kayo yun naman ay kilala ng mga apo nyo. Hindi naman kayo inaano ng mga apo nyo. Sila ba ay nag-aaral? Ano sila? May mga babae yun eh. Apo ko, saka may maliit pa, dalawang kambal. Apo. Wala din sa tao yung anak ko. Apo. Yung lalaki ko, ang nagbibigay lang sa akin ng pera, yung anak ko babae. Kahit may anak ko siya. Apo. Kahit minsan nga kayo nakikita ko nga pumupunta dito, galing sa PN, di ba, nagkikita tayo. Doon pala kayo nang gagaling sa anak niyong babae. Sarado dyan. Dahil pa paano. Eh, minsan, wala ako makain. Napunta lang ako kay Mayo Sosi. May ngayong pangbasas ko. So, na kahit pa paano, ang gobyerno natin, nakakatulong naman pagbibigay sa inyo ng mga pabili. Maliit pa ako, kilala ko na yun si Mayo Sosi. So, ganyan nga po, hindi naman kayo nag-ano ate, sabi nyo nga na ito, hindi nyo naman pinasisihan yung mga nangyari sa inyo at tanggap nyo naman. So, every time po kayo na nandito sa simbahan, ano po yung madalas na pinagdadasal nyo? May sabi ko sa Panginoon, bakit po pagsusok na lang sa kanya? Naiyak ako sa kanya, bakit po, Panginoon, bakit po pagsusok na lang yun? Ganyan sa akin. Tapos? Wala na, iyak lang ako. O, kasi nga, maaari naman po ate na dito nga tayo ay meron tayong pwedeng paliwanag dyan eh. Na dito nga. Ayon sa RA 9336, ang 1% ng budget ng mga ahensya ng gobyerno ay para sa implementasyon ng programa at serbisyo para sa mga senior citizen. Naway ang dokumentaryong ito ay magmulat sa inyong kamalayan at maiparating namin ang tunay nilang kalagayan. At sana'y magsilbi itong aral para sa ating lahat na hindi dapat nating pabayaan ang mga matatanda na palaboy-laboy sa lansangan.